nakagawa pa rin siya ng mga core items niya. And Claude only needs two items. Pag nabuo niya yung dalawang items na yun, lock and load na yan, nalaban na yan. At yep. Nabuo niya yun eh. Nabuo niya yun. Tapos nakapagpataba, nakapag-atinas pa siya. Oh. Atina shield pa siya. Pero this is the third game and the last series between Archangel versus EVOS. SG, and we have the Archangel on the blue side once again. Jeff QT forever para naman sa Hayabusa, Kiluwash on the Lee Mord, Lasty on that Minotaur, J on that Kaja, Rio on that Kagura. And for EVOS, we have Odir, Bambi on the Cushion, Soul on the Claude, Ace on the Diggy, Potato on the Trizla, and JBL on the Akai. Tama, ano lang. So kanina kasi, on the first game, meron silang two-way, kumbaga, sa side ng EVOS. It's either the Claude and then the Hayabusa. Earlier, si Hayabusa yung nagpapalakas. And then, later on, si Claude na yung nagpalakas. So, may two options sila para sa side ng EVOS kanina. Pero this time, they have Gushion. Gushion naman, semi-late game? I mean, effective siya sa late game. Right? For Gushion. Ano siya eh, medyo pa-mid talaga siya. Pa-mid. Kasi ang Gushion naman, all he needs is one core item. For me, like as a Gushion user, he only needs one core item, which is the Lightning Plunchon. Pwede na siya mag-one combo, papatay na yan ng kahit sino. Kahit mag-isa. Kahit puno pa buhay. Kahit puno pa buhay, pero Ace, medyo magtapong naman ng digin nila dito. Alam mo, nakaka-asar yung ano, yung mga tanim-tanim niya ni Diggy. Especially just stuck yan, tatlong ganun. Yes. Mabobo yan ganyan. Especially kapag ka yung skin niya na stars. Oo. Kasi mas noticeable yung normal skin lang nung ano yun. Pag stars, hindi mo nakikita. Wait, teka lang. Low health yata dito itong si Claude. Muntik ka na. Isang buhok na lang. Isang buhok na lang sana, mapapatay na nila dito si Claude. First blood na sana, nakawala pa, di ba? Pero mukhang si Ace ang mapa-first blood. EVOS. Nabawasan na sila nandito. Naisa sila dito. Pero ito, nag-rotate yata itong Archangel sa may bandang likod. Pero hindi sila nag-commit dito kay Potato. Ha? Sabagay, nakatago si Potato. Nakatago yung Potato. Nakatago ang Potato. Nasa damuhan. Nasa damuhan yung pata. Potato. Naliligaw na Potato. Pero ito, Archangel, since wala naman sila nakuha doon sa rotation na nila yan, kailangan may back pa rin sa kanila. That's gonna be the turtle na hindi kinontest ng side ng EVOS. Wala pa naman kasi silang... Well, wala silang karapatan kasi they don't have a level 4 Akai pa. Wala pa silang pan-setup. They don't have a level 4 Diggy na rin. Pero Kiluwash using the Phantom Steed. Pero tamang cycle lang. Tamang jukes lang coming from this Claude. Uy, hahanapin kita at babalugbungin kita. Time Journey will be used. Pero Time Journey, bakang wala naman na iaambag yan. Pero napatay pa rin naman nila si Terizla on the other side of the map. Meanwhile, with that Kagura, pero ikot-ikot mo lang na silence, hindi makawala dito si Lasty. Lasty is dead. Terizla for 2 sa side ng Archangel. Apparently, EVOS, they just won the team fight. Right. Even though nawala dito si Terizla, dalawa naman yung nakuha nila sa top. Lamang pa rin sa net worth ang Archangel kahit pa paano. Even after losing those, kasi patas na rin pala, 2-2 na ang score natin. Yeah, 2-2 na ang ating score dito. Yun nga lang, top turret ng side ng Archangel na pabagsak. Same with the bottom naman dito ng side ng EVOS na pabagsak na rin. Pero Shogyo Mujo, walang naiambag yung Shogyo Mujo niya. Nanggulo lang. Pero they are focusing on their farm to get their items. And actually, evenly matched right now. Same turrets pa rin sila. Hindi magkalayo yung net worth. Same kills din ng teams. Yeah. Feeling ko kasi dito unahan ng burst eh. Op, alam ko nandiyan kayo. Pero Rio, natatakan nga ba dito? Mukhang hindi naman. Nagmamba out na rin itong si Gushion. Wala tayong makukuha. Pero Akai, na silence, na zone dito si Jay. Pero Akai, na zone niyang sarili niya kasi nagpa-iwan si JPL habang tumakbo na yung kanyang mga kasangga. Na-i-push niya dun si Kaja sana eh. Pero nung the moment na ano, ay, malayo na yung kasangga ko. Parang nawala na rin siya ng pag-asa dun. Okay. Hindi, liligtas na yung mga friends niya. Ganyan ang pagmamahal. Minsan sasakripisyo mo yung sarili mo. Para lang mabuhay mga kasama mo. Kung manalo. Manalo. Sana manalo. Yung ganun eh. Mahirap kasi yung nagsasakripisyo ka pero talo ka pa din. Magsasakripisyo ka tapos talo ka sa huli. Oo. Masakit. Mas masakit. Diba? Mas okay yung sakripisyo mo pero panalo kayo. Okay lang. Kaso hindi. We're still not done. Marami pang sakripisyo ang mapagdadaanan dito. Maybe the Akai, maybe the Diggy, or maybe the Minotaur. Pero this is another turtle na sinakripisyo ng turtle ang kanyang turtle. O, sarili niya. Para dito, once again sa Archangel. Hindi yata na predict din ng
EVOS na lang ang position again. Sa Archangel na. Oh, again. That's the second yun, time. Nakaw yun, nakaw yun. Mm-hmm. Well, siguro first time is, yun nga, wala pang ulti dito si Akai, wala pang ulti dito si Digi, kaya hindi din nila no excuse. Ngayon, no excuse. Meron silang mga ulti dito, they don't know na nagtotartel na. Boy lot eh. 515 yun sana, kaso no contest. They don't check the turtle. Hindi sila nag-check ng turtle dito para sa side ng EVOS this game. Hindi nila, hinahayaan lang nila, pero Digi! Digi natunaw dun ah! Sobrang burst! Min! Feeling ko dito, unahan lang ng burst, pero Potato, hinahabol si Trisla dito ni Kiluwash, na SSN na nga si Kiluwash, pero nandito na si Lasty. Kiluwash kapag ka nabuhay, 20. Pero Kiluwash, still standing strong, pero not for long. That's Leomord taking his life, of course. And here course. We go, ayun nga yung sinasabi natin, yung split push ng Hayabusa, no? Tamang split push lang, tamang farming lang. Don't mind me, sabi ni Jeff. So, papataba lang ako dito, take ko lang yung mga turrets nyo. Ah, 1-0-0 yung score. Whoa! Kagura! Shogyo Mugyo from Kagura, man! Melting two heroes sa lang EVOS. That's so fast. Unahan lang ng burst. Ang nangyari dito, unahan lang ng burst eh. Kapag naunahan ka ni Kagura, tunaw ka. Pag naunahan ka ni Gushon, tunaw ka. Unahan lang ng tunawan dito. Mainit na mainit yung laban natin. Nagkakatunawan dito sa ating Celestial Palace. And that Jay, nagnakaw ng Terisla. Medyo kagigising lang yan ni Terisla. Patay na naman. Very, very light. Nakagigising. Grabe naman yung mga kidaman ni Jay. Grabe naman. Galawan ngayon ni MVP Rio. Ayun yung finals MVP natin from MPL Season 3. Mm-hmm. Champion, finals MVP. And si Rio. Si the Rio. Mage God. Napaano eh. Solid lang din ng rotation dito ng side ng Archangel. Archangel. Alam nila kung saan sila pupunta. May mapa dito Archangel. And now we have the third turtle. But I guess this time, handa na mag-contest yung side ng EVOS. Alam na nila eh. Kita na nila eh. Kapag kahit... Or not? Hindi nila kinontest yung turtle. And now Claude will be caught. They focus on Hayabusa na nagpupush na sa may likod nila. And now they getting chased by the Archangel. Terisla dito, mukhang kanya. Sarili, sinol niya. Hindi, napatay naman nila dito si Gaja with a shutdown na tinira din ng tower ng side ng EVOS. Pero why? Asa harap mo na yung nagtuturtle ng kalaban. Archangel was able to take three turtles. Well, pinuntahan kasi nila. Uncontested all three turtles. Pinuntahan kasi nila din yung Hayabusa. Hayabusa, sabi natin mahabol mo siya. Kaso, parang 50-50 na mahabol mo siya or no eh. Kaso, parang si Crush. Okay. Hindi kasi, kung ano na yung nasa harapan mo, pinakawalan mo pa eh. Oo nga, mismo. Ang hinabol mo yung crush mo na hindi ka mahal. Parang ganun lang yun. So, 50-50 lang yun. 50-50. Yeah. Kung baga parang kang umamin ng feelings kay Crush. Ang nangyari, 50-50, ang nangyari naging zero. Kasi wala silang nakuha dun eh. Tama. Only the Kaja kill. Pero, mas valuable pa rin yung nagawa ng Archangel. They got the turtle eh. Oh, ano yun eh? Three turtles, uncontested, buff pa, kay Kagura pa. Oh, exactly. Nabinigyan siya ng Shogyo Mugyo, natunaw pa. Additional burst pa yun kay Kagura ulit. Yes, more burst, more fun. More burst, more fun? Pwede nga yun. Pwede yung tagline na ng specific product. More burst, more fun. Pero dito, the bottom lane mo, ang bye-bye na rin yung tower ng side ng Evo. So that will result in 8,000 gold lead ngayon. Ah, sorry, 9,000 gold lead in favor of Archangel. Stats don't lie. Tama, stats lang. We only have one tower na napabagsak dito na side ng Evo against Archangel. Ooh, habuling ka. Both the Kagura and the Kaja of Archangel have been present at almost all, 7 out of the 9 kills of Archangel. So, tataba talaga yun pang burst na naman nila yun eh. Parang yeah. Sa unang game kanila. Sila nga laging magkabody. Sila laging magkasama. Jay and Rio talaga. Hindi sila nag-iiwanan. So, ayan, stats don't lie. Nasa Archangel ang ating... alon ng buhay right now. Magandang alon ng Archangel this time. Pero looks like, do they want to start the Lord? Kasi kapag Lord naman yung in-start mo, too obvious eh, di ba? Oo nga. Ayun na, nagpaparinig lang. Pinapalabas lang dito yung EVOS kung nasan man kayo dyan. Lumabas kayo dyan. Kundi mapapaligiran namin kayo. For EVOS naman, hinihintay lang nila magka-item dito si Claude. Tama. And now, if you don't want to contest this Lord, tutuloy namin to. Pero nakita nila dito si Akai, matutuluyan na rin yata dito. Ito si JPL. JPL, wala na sinanto. Dito si Hayabusa, taking down that Akai with a killing spree. Laymore na the top lane.
Lumia 2v2, napatay na nga na dun. Itong si Cushion, mukhang susunod na. Ito si Potato, hindi na ba? Napatay pa rin naman din na dito. Itong si Liu Mord with a shutdown coming from this Rizla. Pero that's gonna be the Lord na na-secure ng Archangel without any contest na naman. Hindi kasi nag-1-on-1 sa tatlo itong si Liu Mord. Pero napatay niya eh. Napatay na. Actually kanina, ano lang. 2 versus 1. If I'm not mistaken. 2 versus 1, tapos dumami. Dumating lang si Claude. Oo. Pero I mean, imbis na mag-contest sa Lord, mas nag-focus sila dun sa Liu Mord ni Killwash. Yeah. And Killwash, okay lang. Siguro nung namatay si Killwash, naka-smirk ng ganyan. Oh, okay lang. Tutumba ako para sa Lord. I will call for the Lord. Handa akong tumumba para sa Lord na nakuha dito ng Archangel. That's income, that's push, that's a possible another turret inhibitor. Actually, dalawa na lang yung natitirang inhibitor dito ng side ng EVOS Esports. And mukhang kakatokin na rin ni Hayabusa yung bottom. Kasi sama they have siya. The Lord at the top lane. Hindi pa siya masyadong sumasama sa mga teamfights eh. Actually, nung sumama siya sa teamfights, may bumagsak Akay eh. Lumuhod ang panda dito, men. Lumuhod si Akay. Naupo, EVOS Esports na... Bumabak. Tumatakbo patalikod dito ang EVOS, men. Mukhang babalik na mo. Idahatid na sa bahay nila with no one fury. Kaso wala na masyadong ang bagyan. Pero ito yung time journey. Wala na rin masyadong ang bagyan. Mega kill to Dagagura na pinatay dito si Claude. Potato trying to survive. Pero yung Tori nila, yung kanilang core, hindi na rin masusurvive. So this game of the series will go to Archangel. Ibang klase talaga yung AoE burst ka.